Ang Office of the President ay mamamahagi ng financial assistance na nagkakahalaga ng 10 milyong piso bawat isa para sa mga bayang nasalanta ng nagdaang bagyo. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance. Upang tanggapin ang assistance ating tinatawagan mula sa bayan ng Bugey, Mayor Liserio Meliare Antiporda III. Mula sa bayan ng Baggao, Mayor Leonardo Patung. Mula sa bayan ng Santa Ana, Mayor Nelson Robinion. Ikinararangal naming tawagin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Diyos tignan na, ang tugaw tayo ako. Gagayan kayong kakabsat, apong opisyalis tayo, ni Governor Manny Mamba, alkalde ti Ili, ti Bugey, Mayor Antiporda. That means we are already the third generation ng pagsama ng Antiporda at saka Marcos. Kagayan kay Kakabsat na imbag na bigat yuapo. We are here today only because I wanted to see kung ano ba talaga ang damage. At alam nyo po, kahit pagka nagkakaroon ng ganitong sitwasyon at nakikita, lahat ng mga tauhan natin ay binibigyan naman po tayo ng report. At kung paano, anong nangyari, at anong naging epekto, anong pangangailangan. Ngunit lagi kong ipinipilit hangkat maaari, ay pupunta, that I come to see for myself. And not only myself, I have brought with me, of course, the other cabinet secretaries. Dahil po, pagka ganito, nasalanta na ganitong mga napakasama na bagyo, ay hindi kayang gawin lahat ng kailangang gawin ng iisang departamento lamang.
Kaya't nandito po, sabihin ko, kasama ko natin po si Sec. Manny Bonuan ng Department of Public Works and Highways. Andito rin po, dahil nga marami pong kagaya ng nabanggit ni Mayor, maraming mga nasira. Ang naging problema sa Marse is that hindi kagaya ng mga nakaraan. Ay ito ay mas may tubig, may malakas pa rin ang ulan, ngunit ang talagang nagkaroon ng damage tayo dahil sa malakas na hangin at inabot na malapit na yung report na natanggap ko, yung wind velocity na umabot dito malapit na sa Yolanda dahil umabot ng 240 mga ang Yolanda 260 with gustiness of 300 and plus. So, nandun na sa super typhoon na category. Kaya nakakaabala. At kaya naman, nung nakita ko yung mga report, pati yung mga picture na pinadala sa akin, nakita ko talaga, yung damage was from the wind, naglipara ng mga bubong, at yun na nga. At dahil nga, isa doon, dahil napakahalaga ng ating mga evacuation center na ginagamit natin sa mga eskwelahan, yun pa rin ang nasira, kaya't sinama ko na ang ating DepEd Secretary, Secretary Sani Angara, para makita niya kung ano bang mga kailangan gawin. Ang nauna ngayon dito, nauuna lagi sa ating mga disaster ay natural ang ating DSWD Secretary Rex Gatchalian. At dahil kailangan na natin ibalik kaagad lahat ng mga facilities, lahat ng communication, pati na ang kuryente, lahat ito, hindi lamang dito sa Bugis, sa Cagayan, kung hindi doon din sa amin, doon sa Ilocos Norte, meron din kaming tinamaan. Kaya sinama ko po, DICT Secretary, Secretary Ivan Uy. At siyempre, nandyan din si Secretary Katrina, who is, siyempre, siyang unang naging, pagka may problema dito sa inyo, siyang laging unang nagre-report sa akin. At sila ni JPE. At si, alam niyo the former Senator, Senate President, and now Secretary, is the legal counsel to the president ngayon. Kinuha ko po. Sabi ko, kailangan ko ng legal counsel, kailangan ng abogado ang Pangulo. Siya ang abogado ng Pangulo. At sabi ko, kaya nung sabi ko, mag-appoint ako ng abogado ng Pangulo, kailangan makuha ko yung pinakamagaling na kaya kong kuhanin. Wala nang gagaling. Kaya Johnny Ponce Enrile, kaya siya ang kinuha ko na ating legal counsel. Andito rin po ang ating Secretary Anton Lagdameo, siya pong assistant natin at tumutulong sa lahat. At lahat po ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay sinama ko na. Dahil ang lagi namin ginagawa, pagka bagyo, pagka salanta, pagka may magkaroon ng disaster, ay lagi namin sinasabi, hindi kaya ng isang department gawin lahat. At kaya ang tinatawag namin, ginagawa po namin ay what we call the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng iba't ibang departamento na kahit papano ay makakadala ng tulong at makakatulong para mabigyan ng relief, para ma-rescue ang ating mga tauhan, para mabigyan ng relief. At ngayon dito sa Cagayan, ang dapat talaga nating tignan ay ang reconstruction. Dahil ang sa public infrastructure, okay naman, not so bad. Pero yung mga private na mga tirahan, yun na nga, nasira. Kaya yun ang tututukan natin. Ngayon, kasama dyan, dahil na maraming nasira na bahay, walang matirahan ng ibang tao, kahit papano, kailangan pa rin natin mag-provide nitong relief goods. Kaya nandyan po ang DSWD, tuloy-tuloy ang pagbigay ng relief goods. At titignan po natin kapag medyo bumaba na yung tubig, kung ano ang kailangan gawin sa ating mga manalon. Dahil meron ting damage. Mabuti rin, nakapag-harvest na tayo dito. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh.
So, hindi buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod ay kaya pang habulin. Kaya at kahit papaano ay meron tayong magagawa upang tulungan hindi lamang ang ating magsasaka, kung hindi pati na at ating mga mangisda. Lahat po ng mga nasira. Kaya nandito naman ako, mukha naman pong maayos ang ating relief operation. Umikot po kami ng helicopter. Tinignan na po namin na mabuti. At mukha namang ang inaalala ko are on the seafood yung seafood growers na mga nasira yung kanilang mga beds. So that's what the DA will look into. Not so much crops, pero yung fisheries niyo, dahil crab capital kayo ng Pilipinas and marami naghahanap buhay diyan sa ganyang klaseng negosyo. And so we have to do everything that we can para i-restore kaagad diyan. But I think the damage because of the wind and nasa dagat naman, medyo bawas ng konti, pero meron pa rin tayong kailangan na ayusin. So, yan po ang aming sadya, and that is why we have come here. Hindi ko nakalimutan. Sinama ko na rin po yung dalawang anak ko. Andito po yung aking dalawang anak ko, yung pangalawa ko, si Simon. Get up, stand up, show yourself. At saka yung aking bunso na si Sandro. Si Vincent. Hindi, naiisip ko kasi si Sandro. Ito si Vincent, nagkamali ako. Pambira ito, panong klase kang ama? Nakalimutan mo yung pangalan ng anak mo. Iniisip ko kasi, ang explanation si Sandro, si Congressman Sandro, wala rito dahil iniintindi niya ngayon ang tinamaan sa Ilocos Norte ay pagod po hanggang pababa, hanggang pasukin. Kaya distrito ni Congressman Sandro, kaya nandun na siya at inaasikaso niya lahat. So sinama ko na si Simon at saka si Vincent. Yun lamang po, yun po ang aming sadya. Asahan ninyo na hanggat merong pangangailangan, hindi namin sinasabi, after 1 week, aalis na kami. After 5 days, aalis na kami. Hanggat kailangan nyo kami rito, may iwan kami rito. Hanggat kailangan yung mga na-displaced, na nasira nga ang bahay, walang tirahan, kahit kung nasa evacuation center man sila o nasa bahay ng kanilang kamag-anak o kaibigan, mag-provide pa rin kami nitong relief goods, tuloy-tuloy pa rin hanggat makabalik na sila sa kanilang mga bahay. Kaya nandyan naman po lahat ng ating mga opisyal, basta may pangangailangan pa kayo, ipaabot ninyo sa amin. You have the regional and provincial offices of the different national agencies. Just tell us what we need hanggat maaari, hanggat kaya namin, kaya namin gawin. At kahit na hindi namin kaya, gagawa namin ng paraan, kakayanin natin. Dahil mahirap naman basta't pabayaan ng mga tao. Magpasalamat din po tayo dahil hindi lamang ang pamahalaan ang gumagawa nito lahat. Meron po tayo maraming katulong sa private sector na bago pa kami nakarating ay marami nang ginagawa, marami nang namimigay na ng tulong. Kaya yan po ang lagi kong pinag-uusapan. Kung maalala ninyo, during the election, we always talked about unity. We always said, sama-sama tayo. At yan ang nakita natin. Pasat sama-sama tayo, nakikita natin, magtulungan tayo lahat. Kahit papaano, magagawa natin ang paraan, mabibigyan natin ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan na tinamaan nitong Marse at hindi namin titigilan hanggat masabi ninyo, kaya nyo na at hindi nyo na kailangan ng tulong ng pamahalaan. Itong tulong ng pamahalaan ay maraming bagay, hindi lamang itong relief goods. Ang DA magbibigay din, pagkarapos na tayo makapag-assess doon sa damage,
doon sa mga naapektuhan na fishermen at saka ng farmers ay bibigyan din natin ng tulong. Ang mga naman nasiraan ng hanap buhay, kunyari may tindahan kayo, meron kayong lugar, nasira dito sa bagyong ito, andyan naman ang dole, magdadala sila ng itinatawag na tupad. Itong tupad na ito ay kaunting tulong para naman makabalik kayo sa inyong hanap buhay. So, and then the DepEd is here precisely to continue repairs that are needed in the school buildings and of course kay Manny Bunuan sa DPWH kung ano yung mga infrastrukturang nasira na kailangan natin ayusin. So, yun lang po. And I'm happy. Sana makabisita ako sa Bugay na hindi bagyo. Baka babalik ako na sana makabalik ako dito na nag-celebrate na lang tayo ng kahit na ano. Mag-celebrate tayo na tapos na yung bagyo at okay pa rin tayo. The very good news that we have dito sa dumaan po ng Marce, sa lahat ng Pilipinas, wala po tayong namatayan. Wala tayong casualty. Kaya po nangyari yan dahil mabilis at maaga ang pag-evacuate ng tao at sumusunod. Alam namin mahirap para sa ibang tao na iwanan ang inyong bahay at iwanan ang inyong pag-aari. Ngunit ito ang bubuhay sa inyo, ito yung sasalba sa inyo. Kasi kung mamilit tayo na nandun na kung saan dadaan yung baha, kung saan dadaan yung malakas na hangin, baka masaktan naman tayo. Kaya mas mabuti. Kaya naman tayo walang casualty ngayon. Nakapag-evacuate tayo na mabuti at tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno. Kaya ayun lang po. Marami-marami. Diyos Tegnina, katakoyamin nga po na yung pagnabigat yung hapo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, ang Office of the President ay mamamahagi ng financial assistance na nagkakahalaga ng 10 milyong piso bawat isa para sa mga bayang nasalanta ng nagdaang bagyo. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance. Upang tanggapin ang assistance, ating tinatawagan mula sa bayan ng Bugay, Mayor Liserio Meliare Antiporda III. Mula sa bayan ng Baggao, Mayor Leonardo Patung. Mula sa bayan ng Santa Ana, Mayor Nelson Robinion. Mula sa bayan ng Gonzaga, Mayor Marilyn Pentecostes. Mula sa bayan ng Apari, Mayor Brian Chan. Mula sa bayan ng Santa Teresita, Mayor Rodrigo Garcia. At mula sa bayan ng Sanchez Mira, kumakatawan kay Mayor Abe Bagasin, Liga ng mga Barangay President Sabino Cocos.